Okay, so welcome po sa ating part 2 sa ating direct bread recipes po. Okay, so ngayon po ay gagawa tayo ng putok. Okay, so pabibilugin po muna natin siya. Habang pinapabilog po natin, kunting diin po sa gilid. Okay, so dun man sa may pulsuhan para po bumilog yung ating putok, yung ating pong pinapabilog. Okay, so ayan po. So kunting diin habang pinapaikot po. Pag medyo naramdaman nyo na solid na nag-form na nabilog na siya, okay na po yan siya. Ilagay na po natin sa tray para designan po natin. Okay, so ngayon po mag-design na po tayo ng ating putok bread. Okay, ang putok bread naman po ay dalawang slice lang po yan siya. Pa-horizontal at saka pa-vertical. Yung diin po niya ay mga 1/4 ng lalim sa kapal po ng inyong binilog po na putok po. So kailangan katamtamang lalim lang po yung pagkakat po ninyo para maganda po yung pagkabuka at pag bumitak po ay maganda po siya tingnan. Okay, so after po nyan, kung halimbawang marami kayong ginagawa pagtapos slice, binabrasa na po agad yan ng itlog na may kasamang pinaghalong gatas at itlog. So yun po ang binabrasa ibabaw. So para maganda yung kanyang appearance, maganda yung kulay niya. Pagka naluto na po yung tinapay. Okay, so tapos na po yung ating putok bread. Okay, so okay, so ngayon po i-design na po natin ang ating putok bread. So hiwain po sa gitna. Okay, so dalawang hiwa po ang ating putok bread. Ayan, so next po ay pangalawang hiwa po. So pa-cross po siya ang hiwa natin sa kanya. Okay, so gawin po natin sa lahat. Okay, so ayan po siya. So ka lang ibabaw ng putok star bread at saka yung ating panligaspi at saka yung putok biak. Okay, so pagtapos po natin banyar, pagtapos natin brush ng itlog na may kasamang gatas or kung gusto nyo puro itlog. Okay, so bago po natin lutuin, lalagyan po muna natin ng asukal. Okay, so huwag po agad kayo maglalagay ng asukal hanggat hindi pa lutuin, kasi pagka naglagay po kayo agad, ang tendency po nyan matutunaw po yung asukal sa ibabaw. Okay, so ang technique po sa pagluto ng puto, kailangan bago mo siya isa lang sa oven mismo, ipapasok sa oven, saka mo pa lang po siya lalagyan ng asukal na puti sa ibabaw, para pagka naluto po ang asukal na puti ay maintain pa rin siya na ganun po siya. Kasi pagka ilagay nyo po nang hindi pa lulutuin, medyo matagal pa ang tendency, matutunaw po. Okay, so ulitin ko lang po, yung mga nilalagyan po natin ng asukal ay putok, star bread,
putok biyak at saka po yung panligas. Pero yung the rest po sa siyam ay hindi na po siya nilalagay ng asukal. Pinapahir lang po siya ng itlog na may kasamang gatas or kung gusto lulutuin direct bread recipes. So ngayon po isala na po natin yung ating putok at saka star bread po yan siya. Okay, so ayan po yun siya. Itatagal po yun siya ng mga 21 minutes po sa baba bago po natin itaas. Okay, so ayan po. Then yung apoy po natin ay kailangan hindi siya lalampas ng 300 degree Fahrenheit. Dapat doon lang siya naglalaro sa 280 hanggang 300 habang nagluluto po kayo. Tapos yung apoy po hindi ganong malakas. Tamtama lang po ang lakas. Mga 1 inch lang po ang taas ng apoy po sa baba. Okay, so itaas na po natin. Bago po natin itaas, i-point po natin yung ibabaw yung gitna. Kung medyo malambot pa po, huwag po natin siyang itataas. Okay, so pagka medyo matigas ang konti, bago po natin itaas yung atin pong putok bread. Okay, so ayan po. Okay, so tumagal po yun siya ng 21 minutes bago po natin siya itinaas. So yung apoy po natin ay dapat maintain lang dun sa 300 degree Fahrenheit yung kulay pula po sa taas. Okay, so pagka kasi lumampas kayo ng 300, baka masunog na po yung ibabaw ng putok. Medyo makitim-itim na po siya, hindi na po maganda ang kanyang appearance pagka inyo pong ititingnan po. Okay, so ngayon po ay kukuha na po natin yung ating putok at saka yung star bread po natin, yung kanina po natin sinalang. So kanina po tumagal po siya ng 21 minutes sa baba. Pagtaas po natin, tumagal po siya ng 7 minutes bago po natin siya kukuhain. So yan po. Pagka hindi po niyo po na medyo matigas na po siya, okay na po siyang kuhain. Okay, so ayan po yung ating star bread. So ayan po siya, luto na po yan siya. Okay, so kung napansin niyo po, maganda po yung kanyang appearance. Hindi siya ganong kagaya ng ibang tinapay na medyo maitim-itim yung ibabaw. Yung mga gilid-gilid na mga dulo-dulo maliliit. Okay, so yan. So yan, ganyan po yung tamang pagluto ng ating mga direct bread recipes. Okay, so ayan po siya. So make sure po na yung gitna po niya pagdating po sa putok, putok biak, panligas pi at saka star bread ay dapat po ipuin ang gitna. Pagka matigas na siya, okay na po yan siya. Okay, so ayan na po yung ating bagong lutong putok bread. So dalawang slice lang po yan siya. Yan po ang kagandaan pagka maganda po ang ating luto pagka hindi po lumampas ng 300 degree Fahrenheit. So yung kanya pong mga apat na dulo-dulo ay maganda po yung kanyang pagkapula. Kasi po yung iba po yung pagluto po niyan medyo nagbla-black-black na siya. Medyo hindi na maganda po tingnan. So yan po yung pinakamaganda, pinaka-the best na appearance ng ating putok bread. God bless po.